na-house natin itong mini washing machine from Lazada. Meron ako parang bahay na small washing machine na foldable siya. And yun nga lang, mas na-recommend kasi sa akin ni Angel na bilhin itong plastic washing machine na ito compared doon. Kasi more moving parts, foldable siya, mas mabilis masira. And napanood ko siya sa isang vlog na parang gumagano-gano siya, umugaw. Pagka sa Lazada ng 1,729 pesos, ilalagay ko yung link sa baba kung saan ko siya nabili. Boom. Ay, baliktad! Ayan. So, unbox na natin siya. Kala mo meron tayong ano. Open. Na tayong filter. And, paalik ako. Medyo mabigat siya, ha? As in, medyo mabigat talaga. Pero, gano'n siya kaliit. Nakikita ba yung difference? Ang liit niya! Ito siya, ano, katabi na ito. Grabe! Ito, 30 liters yung ano, eh. 30 liters yan. Pero pag titignan mo, buksan mo, buksan mo, ano. Ang cute niya! Buksan natin kung ano yung laman. Hindi na to, hindi niya lang siya washing machine. 4.5 kilograms. Eh, yun nga yung mas maganda kaysa dun sa foldable. Kasi ilan nga yun, alam ko 1.8 lang siya. So, sobrang konti. So, pwede mo rin siyang spin dry, hindi lang siya pang wash. Pero, ang nakikita ko sa kanila, yung mga gumagamit nito, parang mga lumang damit lang. So, hindi lang kasi sobrang ano lang yun sa loob. No? Pwede na 4.5. Pero baka kasama tubig yung 4.5. Ito yung best sticker lang. Alam mo, ito tatanggalin ko. To. Sticker lang. Okay. Okay. Tatanggalin ko tong sticker na to kasi nakakatawa siya. Mamaya natin tanggalin. Gusto ko siya i-try mamaya. Doon yung Donald Duck. Tatanggalin ko yan. Tapos, ito yung labasan ng tubig. Ang liit na. Ito, tapos ito sa gribo. So, maganda kung may adapter ka. Hala, wala ito kung ganun. Paano yun? Hindi po kasama ng gribo. Ito yung spin dry. Pag lagpas ka dito, ito yung wash. Sige, try ko na lang mamaya. Try ka natin. Guys, andito na ako sa tinitan ko. And i-share ko sa inyo yung features lang nitong washing machine. And ayan, good siya for socks, underwear, baby clothes. Wala kasi siyang English manual. Pero mag-iiba yung itsura ng buttons na yan compared dito sa washing machine. Tapos ito na nga yung upgraded version. So, ayan. Good for baby clothes. 2.5 kilograms. So, meron na siyang washing machine with dryer. So, it's water and energy saving plastic body. And, ayan. Low noise. Gamitin na natin. So, ito yung pang dryer niya. Tapos, ito yung pang hose niya. Pero, wala na akong ganun. Maglalagay na lang ako sa timba ng tubig. So, ang ilalagay ko dito, yung dalawang PPE na ginamit kanina. Na natin. Sabi kasi nila like mga, parang mga limang damit lang pwede dito. Medyo malaki kasi yung size ng PPE. Tapos, yan isa pa. Ay. Sip-sip na yung tubig. Tapos, maglalagay din ako ng pambahay. So, parang apat na to. Yan. So, naglagay ako ng pambahay. Mga apat na piraso na sila. Nagdagan ko yung tubig. Tapos, naglagay na rin ako ng sabon. Ang cute talaga nito. Kasi parang naglalaro. Parang laruan na washing machine. So, isasaksak ko na siya. Ganyan na siya kaliit. So, ito yung spinner. Tapos, ito yung washing. So, gagawin ko siya ng 10 minutes. Ay, ano yan? Ganyan lang siya. Sagad. Tingnan natin gano'ng kalakas. So, yung water level, hindi ko alam kung gano'ng talaga karami. Kasi naghahanap ako kung hanggang saan din yung maximum nito na capacity. Pero, apat na damit lang yung nilagay ko dyan. Medyo masikip na siya. Malaki din yung dalawang PPE dyan. Tapos yung isang set ng pambahay. Parang pwede pa ako maglagay ng mga maliliit. Ng mga socks or underwear. So far, hindi naman maingay. In fairness, ha?
Nakakatuwa siya. I think 4.5 kasama na yung water dyan, hindi yung mismong damit. Kasi, ang liit lang talaga ng space niya. Mga bandang huli, ayun na, umaapaw siya. Tapos medyo mas malakas yung ikot niya. Ibababa niyo siya pag gagamitin natin yung spinner. So, nilagay ko na yung basket. Tapos parang isa lang yata malalagay ko dito. Isang PPE lang siya. Try ko pa maglagay ng isa. Dalawang PPE na yung nilagay ko dyan. And try natin. Do, paro ba ay. Wait. Basang-basa pa rin siya. Pero ang importante dyan, hindi na masyadong matagal magpatuyo. Ito yung isang set ng pambahay kasi hindi na talaga siya kasya kanina. And ayan, hindi siya napuno. Hindi naman pala siya maingay. Kahit unti siya, basta make sure na patag sila. Yung parang nilagay mo lang siya basta-basta. Kailangan i-press mo siya ng maayos. Super tuyong-tuyo pero hindi naman siya basang-basa. Medyo mabigat pa. Pero at least, mas mabilis matuyo. So, ngayon, ano bang masasabi ko sa washing machine na nabili ko? 600 pesos siya actually, 150 pesos yung shipping fee. Masasuggest ko yung mini washing machine kapag nakatira kayo sa mga small spaces or mga condo or mga apartment. Pero kung for everyday use, hindi. Kasi, or yung, syempre pag may bahay ka, hindi makabibili lang ganyan kaliit na washing machine, diba? Pero kung for everyday use siya, hindi ko din siya marirecommend. Hindi ko nag-expect ng pamatagal na gamit ko kasi kung 2 years siya, sa, para sa matagal na. And depende rin sa gamit mo, kung gaano mo siya kadalas gamitin. Para sa akin naman, ang purpose kung bakit ko siya binili is for my PPEs and underwears. Pag nagpapalaundry ako, actually 2 weeks. Less hassle lang, ayaw mo na mag-hand wash. Also good for baby clothes. And yung mga small toys nyo, pwede nyo rin siyang gamitin. For everyday use talaga, hindi ko siya marirecommend kasi mabilis siyang masira. And nung mga 20 minutes lang pala naiikot ko, hindi ko na-share na medyo nag-amoy sunog na siya. Alam mo yung hindi amoy sunog na sunog, pero amoy, alam mo yung amoy na amoy plastic na. So, hindi siya pang matagalang gamit, pang saglitang gamit lang siya, and for small items lang. Para sa akin, sulit siya, depende sa paggagamitan, pero i-update ko kayo kung kamusta tong washing machine na to sa comment section na lang. Thank you guys for watching this video and I hope na na-enjoy nyo and nakatulong sa inyo itong video nito. Bye!